Expectations po tungkol sa ating webinar today, pwede niyo pong isulat sa chat box. Yes, kayo. Wala ka pa minutes na. Oo, mag-isip ko na sa bago. Malinaw po ba? Can I have a thumbs up? Yeah. Ayan. Right? How many employees does the power plant requires? And what are the different sectors? Yeah. Okay, discuss pa yun? Discuss pa yun. One minute, 44 seconds. May other questions pa po? Factors? About our station? Yes, wala. After na lang. Ayan lang po. Sabi niya lang. On my time. Yan lang po for now. Yan lang po for now. So yung unang, same pa rin, what are the possible careers for STEM, PBM, yung student. Dito po sa Swal Power Station, yung po yung nirefer natin sa question niyo. Yes, sir. Ayan, thumbs up. Anything else? Wala kayong gustong malaman tungkol sa Swal Power Station? Magkano po sweldo? Later na lang. Magkano? Alam niyo na. Mamaya na lang. Mama, meet ba? Yan lang po for now. Yan lang for now. Last 20. So may request na lang si Jessa dito. If you could ask kung merong pwedeng mag-type sa inyo yung nasa nandito ngayon for the for our attendance purposes for the complete name. Or kumpleto ba doon? Alright. So far, ang questions nyo, same lang din nung binanggit ni Ma'am Lingbor the past days, yung relevance ng inyong magiging inyong mga chosen careers in the operation of power plant. What are the possible careers for STEM, ABM, and Hume students? Ano yung ABM? Yan yung business management, tama ba? Yes po. Yan. Kasi
tutuktok pa rin ako ng old ko rin. Kaya nalilito pa rin hanggang ngayon. Alright, so we'll take into consideration yung question nyo. And hopefully, madagdagan pa yung mga questions nyo as we go along with our presentation. So, ready na po? Can I get a thumbs up? Ayan. Alright, so general information lang about Sual Power Station. Right now, ang Sual Power Station ang isa sa pinakamalaking coal-fired thermal power plant sa Pilipinas. Before we start pala, if I can share from the... sino nakapag-research about Sual Power Station sa inyo? Anong alam nyo about Sual Power Station? I-unmute na lang muna na. If I may ask somebody from the group, ano po yung alam nyo about Sual Power Station? Bakit dito kayo sa Sual Power Station? Naisipang immersion or tour? Ma'am, we think that solar power station, it produces energy, but so what do you know? Like in an eco-friendly way. Ano pa? It produces energy, tama ba? Yun yung alam nyo, eh? Pwede isulat sa chat. Eco-friendly ba ang Sual Power Station? Alright. Ano pa? Yun lang. Ma'am? Pwede sa chat pag hindi, para alam lang namin kung ano yung alam niya na about Sual Power Station. O dahil sinabi ni Ma'am Ringboard, di tayo sa Sual Power Station. Lahat po ba ng estudyante ngayon taga Dagupan? Or meron po bang iba from other parts of Pangasinan? India po. Taga saan? Ha? Taga saan kayo sa Pangasin? Dingayen. Dingayen, San Carlos. Calasau. Mga kidaan? Meron din pong Aba, pala mga Ito yung mga kababayan, si Kuya Arnel ay taga Lingayen, si Kuya Luis ay taga San Carlos, si Ate Jessa ay taga Mangaldan. So mga kababayan, tapos yung mga taga Dagupan ay mga city ko naman. So yun yung mga alam nyo about Sual Power Station. So hopefully madagdagan namin yung kaalaman nyo about Sual Power Station. So... To proceed, Sual Power Station is one of the biggest coal-fired thermal power plant ngayon sa Pilipinas. We can generate up to 1,200 na-discuss naman natin yung mga science classes. Ano yung mga different power plants? Tama ba? Tama? Meron nang na-discuss power plants? Wala pa. Sa mga science classes nyo, na-discuss nyo na about power plants. Yes. Ano yung mga iba't ibang class ng power plant? So, sa Pangasinan, ilang power plant meron tayo? Hydro. Solar. Okay. Solar, saan yung
solar power plant po natin sa Pangasinan. Saan po? Ongoing pa lang. So, yung pinakamalaki, wadi, tama po kayo, dito sa coal-fired thermal power plant na Sol Power Station po natin sa San Roque naman. Per station, we can generate up to 200 megawatts. Make one of the biggest coal-fired thermal power plant. We are owned by Team Sol Corporation, a subsidiary of Team Energy Corporation. Minsan, may misconception na pag Sol Power po in national corporation or NAPOCOR. Minsan sasabihin na punta kami ng NAPOCOR. Pero kami po ay ang pangalan ko pa, Team Sol Corporation, ang head office ay yung team BGC. Then we also have a sister power plant, yung Pagbilao Power Station. Pero for Sol Power Station, ang pangalan ng aming kumpanya ay Team Sol Corporation. We are under a 25-year build, operate, transfer contract. Nagbrown out pa ba sa inyong mga kabahayanan? Yes. Bahay. Sa mga bahay nyo, sa school ninyo, nagbrown out ba? Yes! Ay, grabe. Ang bilis. Gano'ng kadalas mag-brown out sa inyo? Once. Always. Madalas. Madalas? Siguro, simple ko. Yes. Siguro simple ko kayo, ano? Yes! D-Corp! Gano'ng kadalas naman yun, ha? D-Corp? Hindi naman gano'ng nagbablaw na ng D-Corp pa. Talas ba? Ilang oras? 1 hour. May one hour. May di po na kaligo. More than an hour. 1 hour? More than. Mahirap ba pag walang konente? So, for 1 hour? Ayan. Kung naalala pa ni Ma'am Ringgor or kami nila Kuya Iggy, kina nila Ate Shawi noon, normal noon sa amin na matindi yung power crisis, wala kaming kuryente for the whole day. Kaya ba na walang kuryente day? No. Kaya niyo yun. Nakayanan namin noon pa. So matindi yung power crisis noon. So normal noon sa amin na walang kuryente ng umaga, so noon maaga kami pumapasok. Nagkaroon ng daylight saving time. To address yung power crisis noon, pumatok ang gobyerno sa kontrata na tulad nito, yung 25-year build operate per contract. So, since ang gobyerno ng time na yon, ng early 1990s, ay walang pera para mapagpatayo ng power plant, pumatok siya sa contract such as this, yung 25-year build, operate, transfer contract. As the name itself, pinatayo yung power plant. I-operate namin siya for 25 years. And after 25 years, itatransfer na namin yung prediction ng power plant sa Philippine government. So, next year, ita-turn over na namin yung pamahala ng Sol Power Station sa Philippine government. So, yan yung tinatawag ng 25-year build operate transfer contract. So, tayo ngayon, hindi na ganun kalala yung nararanasan natin na brownout. Ayan, medyo scheduled na lang, di ba? Hindi kagaya namin noon, normal sa amin, 8 hours, walang kuryente every day. So, ganun katindi yung pinagdaanan noon ng Pilipinas sa kuryente. So, ngayon, medyo okay na. Tingnan lang natin yung mga susunod kasi dumadami pa rin ang tao. So, we are a baseload station with a 1,000 megawatt energy conversion agreement. So, ito yung pangalawang kontrata that we have with the Philippine government. Ilan na yung kaya naming gawing kuryente? If I may tap on the group chat or pwede yung sagutin, ilan yung kaya naming gawing kuryente?
ilan yung kaya namin i-generate na kuryente? Full pump ka na? Full pump kasi na po. Ilan po? Naririnig niyo po ako? Can I get a thumbs up? Ilan po yung nage-generate natin, na nage-generate na kuryente ng solar power station? Ilan yung kaya po namin i-generate, gawin na kuryente? 1,000? Any other question? Any other answer? Sorry. 500,000. Ilan yung kaya? Kaya kami na turing na one of the biggest coal fired thermal power plants. $1,000 ba? $100,000? Naku, hindi yata ako narinig. $82,000 din po ba? Hindi po. Sino kayang makakakuha ng tamang sagot? $100,000. Wala pa rin po. $18,000. Ayan. Ako, pa lang tayo. Magka, ilan po yung kaya namin gawing kuryente? 1 million po. Naku. 3 million. Ano po? 1? 1 M po. 1,300. Hindi po. Naku, nag-guess na sila. Sige, balikan natin. Ang kaya po namin gawing kuryente ay 1,200 megawatt. Yan po yung kaya namin gawing kuryente, 1,200 megawatts. Sa isang kontrata na kumili with the Philippine government, yung 1,000 megawatt po ay naka-alat na under the Energy Conversion Agreement. So, kaya siguro sinasabi ng iba na napukod kami kasi ang pinakamalaking customer ng Sual Power Station ay ang NAPOCOR or National Power Corporation. Kasi nakareserve na yung 1,000 megawatt out of the 200 megawatt sa NAPOCOR. So, sila yung pinakamalaking customer namin. Alright? Malinaw po? Ilan na uli yung kaya namin gawing kuryente? 1,200 megawatts. So, 1,000 naman po ay nakareserve na for NAPOCOR under our Energy Conversion Agreement. Another na nasa slide po natin would be, we are a baseload station. Ibig sabihin, nag-ooperate po yung Sual Power Station 24 hours a day, 7 days a week. So, dire-diretso po kaming tumatakbo. In case po magkaroon ng scheduled maintenance outage po, meron at meron akong isang unit na nagtumatakbo. From ito po sa nakikita niyong picture po, ano, dalawa po yung generating unit namin. Yung pag nagkaroon po kami ng scheduled maintenance outage, since we are a baseload station, merong isang unit po dapat na tumatakbo. Commercial operations began in October 1999. So yan po yung period na tinitingnan ng 25-year build-operate transfer contract. So, hindi po sabay na tumakbo yung Unit 1 and 2. So, nauna po yung Unit 2, we started at October 5, 1999. Then, yung Unit 1 naman po ay October 23, 1999. So, yung 25 years, matatapos na po yung contract with the Philippine government by October 2024, next year. Alright. Sinong nakakaalam po dito ng IPIRA? Isa po itong batas. Electric Power Industry Reform Act. Dati po kasi ang nagde-deliver ng coal po sa amin para gawing kuryente ay ang National Power Corporation. Base po sa Energy Conversion Agreement, di-deliver nila yung coal sa amin
ang gagawin ng Sual Power Station mula doon sa chemical, stored chemical energy na meron ang coal, gagawin po namin siya ng electrical energy. Pero dahil sa Electric Power Industry Reform Act, iba na po yung ilang trabaho po ng NPC ay iba na ang gumagawa. So, kasi eventually po, mawawala na po ang NPC. So, kasama po dyan yung kontrata ng Sual Power Station. So, nanalo po sa bidding na yon would be to sell that to yung rights po ng NPC na mag-deliver po ng coal at ibenta po yung 1,000 megawatt. So, ang nanalo po doon yung Sual Power Inc. or dati pong mas kilala as San Miguel Energy Corp. Pero nag-register na po sila ngayon sa TEC at pinalitan na po nila ng Sual Power Inc. bilang aming independent power producer administrator. So ang tabaw po nila, i-deliver po yung coal na kailangan po ng Sual Power Station para makagawa ng kuryente. And ibibenta din po nila yung 1,000 megawatt na magpuproduce po namin. Pero yung trabaho ng Sual Power Station, from the start ng commercial operation, yung una kami nakapag-supply ng kuryente, hanggang matapos po yung kontrata namin, is the same. Yun, i-convert yung chemical potential energy na meron ng coal para maging electrical energy. Malinaw po? Yes po. Can I get a thumbs up? Malinaw? Alright. Right now, meron po kaming 319 players. Ito po yung mga empleyado ng Team Sual Corporation. So, hindi nakasama dito yung ibang partners namin dito sa Sual Power Station, yung mga contractors, mga cooperative. Ito lang yung mga organic employees ng Team Sual Corporation. Na majority of which, 72% ng 309 Team Sual Corporation employees ay galing Pangasinan. Kasi priority pa rin po yung mga taga-Pangasinan. Alright. Para mas makilala niyo po kung sino po ang Team Energy, we will be showing you a video. Seeing is not the only path to believing. Though electricity is invisible, we believe in its power, even rely on it, because every day it touches our lives in more ways than one. It is the same electricity that fuels a nation's progress, harnessed by one of the country's first and largest private generation companies, Team Energy. With world-class coal facilities in the Pagbilao and Sual power stations, and a 20% stake in the Ilijan Natural Gas-Fired Plant, Team Energy, a pioneer of retail electricity, offers quality power and supply services to electric utilities, economic zones, and industrial end users. Each day brings the opportunity to fulfill our mission, to be the nation's growth partner, dedicated to not only energy supply, but also sustainable development and stakeholder value, by utilizing superior technology that ensures the safety of both people and the environment. Each day is a step closer to our vision, shaped by our commitment to the country's current and future needs, and by a multi-layered past fortifying us with resilience. As with all great visions, we were born from a spark of an idea, responding to meet the country's growing electricity needs. And true to the nature of energy, we have gone through many transformations through the years, laying out a solid foundation on which we have built our vast capabilities. Today, we come forward as Team Energy, strengthened by our history and the synergy of Japan's most formidable conglomerates, Tokyo Electric Power Company and Marubeni Corporation. We continue to blaze trails with new systems and opportunities in the energy industry, allowing us to deliver a total power solutions program to our growing client base.
Hope allows us to overcome each challenge, enabling us to move forward with each success. A success powered by the best of two cultures, the superior technology and organized systems of the Japanese, coupled with the Filipino spirit of bayanihan and adaptability, enable us to set and exceed standards in health, safety, and environmental performance, making us the preferred business partner and energy supply. We are one in our element when we take care of the elements. As nature provides us with energy, we in turn nurture the land, water, and air. Seamlessly woven into our daily operations is our commitment to corporate social responsibility. As we provide clean and reliable energy to the Greater Luzon grid, we continuously uplift lives, electrifying the nation, one household at a time. We let progress shine in communities with Project Heart and Soul, bringing electrification down to the household level. With the Department of Energy, we aim to electrify 90% of rural households in the country by 2017, a milestone in corporate responsibility. Yet we recognize that the kind of energy we provide is exceeded in both power and potential by one of the greatest forces available, human energy. Our impressive track record is made possible by our greatest asset, our people. In all aspects of operations, they uphold the values of integrity, service quality, people-orientedness, innovation, responsible citizenship, excellence, dedication, and teamwork. With our commitment to consistency and tireless improvement, we strengthen and sustain our sources of energy, including those from whom we draw the most inspiration, the people themselves. And though what we provide may be invisible, the changes it brings about are real and powerful. It is a form of energy that transforms, a power that empowers, a light that enlightens. It is the energy that lives in each of us, awakening our potential to create a brighter future, to work as one. Because in synergy lies strength, enough to invigorate a whole nation. May tanong po? Wala? May tanong ba? Wala po. Alright. Ang Sol Power Station po ay may tatlong international certification. For our quality management system, I certified po kami ISO 9001 certified, ISO 14001 for our environmental management system certified, and for our safety and health naman po, ISO 45000 certified po. So, dahil po doon sa tatlong certification po, naka-integrate po siya, so magkakatagmi. So pag gumagawa po kami ng kuryente, we make sure na hindi mako-compromise yung safety ng kuryente at yung environment. Hindi kami nakaka-apekto na kasira sa ating environment. So ito yung commitment ng bawat isang empleyado ng Sual Power Station. So sinusunod po namin ito. Una, yung fulfillment ng customer requirement. Kung ano yung requirement ng aming customer such as NPC ay nakukomply ba namin? Compliance obligation. Kung may mga reports na kailangan isubmit sa mga different government agency ay nasasubmit on time at tama yung sinasubmit. Yung prevention of work-related injury and e-health, syempre lahat po na nagtatabaho dito ay kailangan safe na makaka-uwi sa aming mga kanya-kanyang pamilya pagkatapos magtabaho dito. Protection of the environment, syempre. And yung pinakabago po, yung improvement of energy management. Na kahit gumagawa kami ng kuryente, meron pa rin kaming mga energy-saving efforts na ginagawa.
kahit kami ay isang power generation company. Continual improvement, we are almost on our 24th year of operation. So kahit matanda na yung planta at madami na din experience sa paggawa ng kuryente, we make sure na meron pa rin mga improvement, continuous pa rin yung paano namin ma-improve yung process na ginagawa na namin sa paggawa ng kuryente. Workers involvement, syempre naka-involve lagi yung mga empleyado sa mga different decisions, sa mga different meetings. Yan. Hiningi lagi yung aming input sa mga different programs. Accountability, ayan. So, for every, kunyari, may report na kailangan accountable kami na tama yung aming report na sinasubmit. Yung aming ginagawa ay base sa mga procedures na nakasulat sa aming mga iba't ibang code of practice. And also, transparency and integrity. So we appreciate yung mga ganitong mga webinars or pag hindi pandemic, ini-invite namin sila mismo kasi we are very transparent. We make sure na yung sinasubmit na pinapakita naming mga reports and presentation ay with integrity na yun talaga yung nangyayari. So, we are very transparent. So, pag may mga nagtatanong or di kaya may gustong pumasyal or such as this, yung webinar, ay very open kami sa kung ano yung Swal Power Station. And all of that would not be possible without the management commitment. So, yung aming mga management team ay nandoon yung commitment na ma-enforce lahat po yung mga nauna naming mga commitment. So, bawat isang empleyado, whether rank and file ka or management position, ito yung commitment ng bawat isa. Alright. So, ito yung pinaka-process flow ng paggawa or process flow or paggawa ng kuryente ng isang coal-fired thermal power plant. Meron na po ba kayong ibang napuntahan na power plant? Meron ba? No. San Roque, nakapasyal na po kayo sa San Roque? No. Meron na po? Hindi pa. Hindi pa. So ito pa lang yung power plant na napuntahan nyo. So iba rin yung process sa hydro, ano, for example. Pero for Swal Power Station, may papakita lang po ako na video. So hopefully ma-appreciate nyo siya mula doon sa mga na-discuss nyo about energy, about power plant, and from there, kung may question kayo, ay pwede nyo itanong mamaya. Alright. Itong process flow na ito, makikita nyo rin siya sa aming Team Energy website. So, yan po yung aming website, www.teamenergy.ph. Gusto nyong makita after. So, I'll be showing first yung power generation video. So, ready na? Can I get a thumbs up from Mother Goose? Yes. 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 A basic principle behind a motion of object is there is energy acting upon it. Energy causing movement or kinesis. Energy can be transferred from one body to another. The sun's heat, for example, is energy that causes wind currents, which in turn causes the kite to fly. The same wind is also what causes paper fans to rotate. These simple principles of energy causing motion and heat that create kinetic or mechanical energy are the same basic principles behind the working of today's modern steam turbines. Turbines that rotate at high speed providing mechanical energy to generators, which in turn create electricity, the power that energizes our world. Electricity is an energy that has transformed our appreciation of life, and as more of it is produced to meet ever-growing demands, it continues to open up new technological possibilities that extend to frontiers of the world we live in. The generation of electrical energy rests upon a simple principle of energy conversion from one form to another.
Production of electricity at Sawal Power Station involves the use of two coal-fired steam boilers. Owned by Team Sawal Corporation, Sawal Power Station is currently the largest coal-fired thermal power plant in the Philippines. It was built under a 25-year build, operate, transfer contract. Both units started fueling the country's economy in October 1999, of its commercial operations. At present, San Miguel Energy Corporation acts as its independent power producer administrator, or IPPA, and supplies the coal requirements of the station. At peak operation, Sawal Power Station can generate a net output of 600 megawatts of electricity from each of the two generators, for a total net output capacity of 1,200 megawatts. These kinetic energy highlights four industrial components required in the conversion of energy from one form to another. In principle, Sawal Power Station operates by converting potential chemical energy into heat energy, which in turn is converted into mechanical energy, and finally into electrical energy. For each one of these energy processes, there is an equivalent industrial component where energy conversion takes place. First is the fuel processing component, which provides potential chemical energy for power generation. Second is the boiler component, where heat energy and large amount of superheated steam are produced. Third is the steam turbine component, where the heat energy carried in superheated steam is converted into rotary motion, or mechanical energy. And finally, the generator component, where kinetic energy coming from the turbine is converted into electrical energy. Here, we see the one-to-one correspondence between the four energy processes and the location where the conversion takes place. The fuel processing facility of Sawal Power Station involves first and foremost a vast coal yard where imported coal is initially stored. 65,000 to 71,500 metric tons of bituminous coal is supplied per ship to Sawal Power Station. Coal ships deliver coal on average four times a month. Design rate of coal unloading is 5 to 6 days per ship. From the coal yard, the coal is conveyed to the different transfer towers. On the fourth transfer tower lies the coal crusher, where coal is processed into no bigger than 25 millimeters in diameter. Next stop is the coal bunker, which serves as coal storage for the coal mills. In preparation for use, the crushed coal is sent to the coal mill, where it is pulverized into very fine powder. The pulverized coal with a size of 50 microns is transported into the furnace by the primary air fan. It is used as the main fuel to generate high temperatures in the furnace. Inside the furnace, the pulverized coal is mixed with combustion air supplied by the forced draft fan. Heat generated inside the furnace is extreme and can reach up to 1051 degrees Celsius, which is more than 10 times the boiling temperature of water at sea level. At this point, the first conversion of energy has taken place. The potential chemical energy of coal has been transformed into heat energy. The heat produced by the combustion of coal is used to boil thousands of gallons of demineralized water contained in thousands of pipes forming the walls of the boiler. These pipes or tubes are known as the boiler's water wall. Heat from the furnace transfers at the water inside the pipes by conduction. Conduction is a process wherein heat is transferred to cooler materials that it comes in contact with. Steam bubbles are created in the water walls due to absorption of heat inside the water tubes. Lots of steam is created as heat energy builds up. Both massive potential and kinetic energies are carried by the steam. The water and steam bubbles from the water walls go into the steam drum. Inside the steam drum,
the saturated water and steam are separated. The saturated steam passes through a dryer to provide dry steam. The dry steam is controlled to rise up to the desired temperature of 540 degrees Celsius by passing through the superheated tubes. The superheated steam is then directed to the turbines. The turbine is made up of several stages of stationary and non-stationary turbine blades where the steam will expand and build up velocity. Anew to the turbine at high speed and high pressure, the steam encounters the wall of stationary turbine blades that directs its flow to a downward angle, causing the steam to push down the blades of a succeeding non-stationary turbine. The push causes the turbine blade to rotate on its shaft. As the steam gets past, it re-encounters several more stages of stationary and non-stationary turbine blades. At full speed, the turbine can rotate at a design speed of 3,600 revolutions per minute. At this point, the heat energy of the superheated steam has been converted into mechanical energy. The turbine shaft is connected to a generator via coupling. The rotation of the turbine shaft thus causes the rotor of the generator to rotate. The rotor of the generator is made up of copper windings, which, when supplied with direct current from an external source, causes it to become a huge electromagnet. Electricity is produced as the lines of magnetic flux generated by the rotor is cut by a fixed conductor or stator, allowing the electrons to flow in the conductor. At this point, the mechanical energy of the steam turbine has been transformed into electrical energy, thus completing the power generation cycle. Let us be reminded that there are four energy processes required in power generation, and that in a power plant, there are specific locations where each of the energy cycle conversion takes place. So that's for power generation. May tanong ba? Malinaw naman yung video. So, before tayo i-review ni Kuya Luis yung buong power gen, I'll be showing you yung environmental management programs naman ng solar power station. Environmental management system that is ISO 14001 certified. Running a coal-fired thermal power plant has its environmental impacts. The generation of electrical energy results in byproducts, which, if allowed to accumulate in large quantities, may harm the environment. But through the station's environmental management system, all the environmental aspects and impacts are responsibly addressed. Understanding how this is so requires a basic view of coal and its byproducts. Coal, as it lies in a vast coal yard, is covered in dust, which could become airborne under a stiff breeze. Coal dust, when mixed with water, can also leach into the soil. This can cause pollution of groundwater. To ensure that emission of fugitive dust is avoided, water is strategically sprinkled on the coal. When the coal is transported, the coal dust on its surface becomes loose. To prevent it from being coal include carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen, and oxygen. Coal also contains non-combustible materials such as ash. When coal is burned, some of the elements react to form byproducts that pollute the atmosphere. To avoid air pollution, these gaseous compounds and fly ash are captured or contained. Exhaust gases can be controlled before exiting the boiler. Nitrogen oxides are formed during the combustion process by high temperature reaction between nitrogen and free oxygen. The two elements are present in the combustion air and in the coal in small quantities. Reduction, or nitrogen oxide control, can be achieved with low nitrogen oxide burner design and over fire air.
A low nitrogen oxide burner slows down the rate of combustion to reduce the temperature of the flame, thus reducing the reaction between the nitrogen and oxygen to form nitrogen oxide. Overfire air is strategically positioned at a higher level of the furnace to help complete the combustion of coal from the low nitrogen oxide burner. Particles referred to as fly ash are prevented from venting into the air through the 99.5% efficient electrostatic precipitator, or EP. Flue gas passes through electrodes, which are charged with about 70 to 75 kilovolts negative. Due to this high voltage, electrons are caused to flow from the negative discharge electrodes through the flue gas to the positive collector electrodes, which are grounded. The result in electrostatic charge in the flue gas causes the fly ash particles to collect on the collector electrode. The collectors are mechanically wrapped so that the collected fly ash falls to the electrostatic precipitator hoppers. All trapped fly ash is then vacuumed and pressure packed in fly ash silos, designed for the controlled loading of ash onto transport trucks. To minimize sulfur oxide emission, the clean flue gas is then directed to the flue gas desulfurizer, or FGD. Sewell Power Station's flue gas desulfurizer is the first of its kind to be installed in the Philippines, and the second in Asia. Sulfur oxides are present in the flue gas due to the combustion of coal that contains sulfur. It is scrubbed by the exiting flue gas by applying a calcium-containing reagent, a mixture of pulverized limestone and seawater. The process of scrubbing involves the meeting of the reagent and the exiting flue gas in a counterflow manner. During scrubbing, sulfur dioxides from the exiting flue gas are absorbed by the reagent, resulting in a byproduct called gypsum slurry. In this form, the trapped sulfur dioxide ceases to be a potential air and water pollutant that could cause acid rain, among others. At this point, emissions would now be well below permissible limits. The flue gas is efficiently dispersed through the station's 226 meter high chimney. The chimney is equipped with Continuous Emission Monitoring System, or CEMS, and a Continuous Opacity Monitoring System, or COMS, to record the quality of exiting flue gas 24 hours a day, 7 days a week. There is a 140 hectare ash disposal area designed to store bottom and fly ash coming from the ash silos in the power station. The ash is transported to the ash disposal area, where it is dumped in specifically prepared ash cells. However, most of the fly ash is hauled to an industrial plant for recycling purposes. This activity significantly decreases the volume of ash dumped at the disposal area. For every ash cell site that gets full, grass covers are planted to blanket the ash. Inactive cells are also covered with high-density polyethylene, and the perimeter surrounding the ash disposal site is tree-lined to capture any fugitive dust that may have escaped. Within the ash disposal area, this tree line totals to 5 hectares, serving as a buffer zone. This tree line contributes to the protection of the environment, as evidenced by increasing observance of vulnerable bird species, such as the Philippine ducks. The Sewell Power Station and immediate vicinities most likely serve as the habitat for consistently recorded species in the area, as it is able to provide food, water, and cover. For species occasionally recorded, the area may serve only as their flyway, or temporary feeding or roosting area. The Sewell Power Station is also likely to be a temporary habitat of migratory species. In the ash disposal area, high-density polyethylene liner is deployed at the base and edges of the cells. Complementing the liner system is the installation of riser pipes in strategic areas in the ash cell sites to address collection of rainwater mixing with ash and prevents leaching into the soil. These riser pipes are wrapped with strainers called geotextiles to ensure that only rainwater is collected and pumped to the lower leachate pond. To ensure that the top layer of ash does not blow away as dust, thus suppression is applied. Water sprinklers keep the top layer moist and compacted. Water eventually accumulates in the ash lagoon. It is recycled by sprinkling it into the ash to prevent the occurrence of dust during the summer season. Excess water collected is pumped into the station and treated in a wastewater
treatment plant. From the wastewater treatment plant, treated water is directed to the sedimentation basin, allowing sediments to settle and be collected before the treated water is discharged to the sea. On the other hand, the station ensures that the water being discharged through the cooling water outfall is well below the 3 degrees centigrade allowable rise in temperature. Aside from addressing our industrial byproducts, Sewell Power Station manages its own solid waste. The station has its own sanitary landfill measuring 16,500 square meter. With the design operation of 30 years, the landfill has a capacity to accommodate 400 kilos of solid waste on a daily basis. Through strict compliance of Sewell Power Station's environmental protection program, all necessary steps are being undertaken to prevent the onset of pollution. Integral to this program is not only the operation of pollution control systems, but also the diligent monitoring of benchmark values to ensure that we deliver our product in an environmentally responsible manner. To check the effectiveness of our environmental management system, our team, in close coordination with the Department of Energy and Natural Resources, local government units, non-government organizations, and the local community, constantly monitor the status of the environment surrounding the power station. Air monitoring stations are installed in 3 strategic locations to monitor that the air remains free from harmful levels of gas and particles. Terrestrial vegetation and wildlife monitoring are conducted semi-annually to assess the response of wildlife resources and vegetation to the plant's operations. Surface water and groundwater sampling is done semi-annually to monitor the status of the surrounding water quality and marine life. An annual socio-economic and public health survey is accomplished by the multipartite monitoring team through the Socio-Economic and Public Health Committee to determine the impact of the power plant operations to the community. All these environmental management monitoring programs, along with strict compliance to the DENR and World Bank standards, ensure that the water remains clean, the soil remains healthy, and the air remains free from harmful levels of gas and particles. This is our team, and we are committed in providing reliable and affordable energy to uplift lives and to promote the sustainable development of the country. We are Team Energy. Ayan. Kuya Iggy, i-go over lang natin siguro, or may questions pa? Wala pa po. Wala pa rin? Mamaya kami na magtatanong. Kuya Iggy, Kuya Luis? Anong i-discuss ko? Kanina ko na sa kanila. Ikaw magtanong kung nasundan nila. Kami magtatanong. Pwede ba natin i-on yung video at camera nila. Audio ng Mother Goose. Ayan. Kami na lang magtatanong, ayaw niyo magtanong. Ayan, Kuya Iggy. Yes. Sige, pa-open ng camera niyo, baka pag nagsasalita ko walang nakikinig. I'm Luis Garcia from San Carlos. May mga taga San Carlos diyan. Sino yung mga taga San Carlos dyan? Nawala. Ayun.
Ayun, isa. Naala ko, nung nakita ko, ayaw na ng kamili na taga Santa Cruz. From the video you have watched, ano, since wala kayong question, meron tayong apat na energy na kinakailangan to generate the electricity. What are those energy? Potential energy. Potential thermal, mechanical, and mechanical. Pwede. From the first process, the coal. Nakita nyo ba yung coal? Apo. Alam, nakakita na ba kayo ng coal o hindi pa? Nakakita na. Eh, nakakita na. Nakakita na kayo? Ah, yeah. Charcoal is different from coal. Ah, no. No. Ah, di pa yan. Specifically in small power station, sa mga coal-fired power plant, we use coal. Ano yung coal? Carbon is a fossil fuel, ano? By the way, kasi sabi kanina, nabanggit niya yung mga different types of power plant. Alam niyo na ba yun? Meron akong coal dito. Asan na ba yun? Meron akong sample ng coal eh. Wait. Tapin ko. Yun. Ito yung coal. Ay, di ba kita yun? Yeah, nakikita nyo ba? Apo. Yes. Steady mo eh. Apo. Yun. Iba ito dun sa charcoal na ginagamit sa pagbabarbecue, no? Coal, galing ito sa specifically yung coal na ginagamit sa solar power station is from Indonesia. Yes. Nabanggit kanina, ang coal is contains of elements like ano yung nabanggit doon? Carbon. Carbon? Carbon? Ano pa? Carbon? H-S-O. Hydrogen? Oxygen? Apo. Nitrogen? Apo. Tama, ano? Sabi dito, ang coal is a type of fossil fuel form when dead plant matters decays into peat by heat and pressure na natabunan over a billion years. Yun, kaya nabuo ito, yung coal na ito. Sa Pilipinas ba mayroong coal? Wala. Saan kaya? I-research nyo yun ha, mayroon sa Pilipinas ang ganito. Tignan nyo, baka ma-discover nyo dyan sa tabi-tabi yan, ha? Ayayaman kayo. How much coal? Meron tayo sa Pilipinas, sa Semirara. Marinduque ba yun, Ella? Explain natin na from the... ito. How much daw, Iggy? How much? It cost... Kanto? Million to million. Oh. Yes. Brief summary dun sa ating hindi na-discuss dito dun sa process of burning coal. Ano? Since power plant, ano yung power plant? What's the meaning of power plant? Ano po yun? What is power plant? Ano po? It produces energy and it's a generating station to produce energy.
it is your facility used to generate electricity, right? And what is electricity? Electricity is a what? Flow of charge. Nabanggit kanina na it is a type of a flow of charge. Yes. It is a type of energy. Tama ba? Yes. Very common. The use of energy is to power your ano, your gadgets. Tama ba? Yes. Kaya sabi ni Kira, kaya buhay mo lang po rin kasi hindi mabubuhay yung gadgets niya. Oh, iba na, hindi na daw nila nakain. Wow. balik natin doon sa power generation. Swan pump station is a thermal power plant powered by this coal pipe. Coal to generate electricity. Paano? From your video na napanood nyo, ano, yung coal na dinideliver, kanina pinakita doon sa video, and dito, nakikita yung pointer ko. Dito sa coal yard, ini-impact yung coal, tapos dito sa mayroong transfer tower dito na ginigiling yung coal. Prior to combustion, kinigiling muna, pinapowderize, then dito sa ball mill, mas lalong ginigiling. Very ilang microns ang nabanggit kanina. Then dito sa furnace sinusunog. Pero alam niyo ba kung paano magpakulo ng tubig? Ayan. Bago magpakulo ng tubig, in a very specific way, you know, hindi dun sa burner or electric stove or what, ano, induction cooker. Pagpapakulo ng tubig, siyempre gagawa mo, maglalagay muna kayo na tubig bago sindihan yung kalat. Tama? Yes, sir. Balik tayo sa basic, ha. Bago kayo magpakulo ng tubig, example itong furnace, mayroon kayong takore. Pero yung tubig, galing dito sa... pakita mo yun na para hindi ko mapakita sa iyo para yung quad pointer. Yung, wala. Galing, yeah. Yung tubig, galing. City water, yung tubig ginagamit na pakukuluan, then dadaan sa processing dito sa may reverse osmosis plant to remove the, anong mayroon sa tubig, anong mayroon sa tubig dagat? May salt, yan. May salt, tatanggalin ng reverse osmosis, then ipaprocess again dito sa demineralization plant. Kung yung iniinom niya mineral, dito ay tatanggalin yung minerals. Demineralization plant, tatanggalin nito yung minerals, tapos italagay dito sa condenser to get. Ito dito yung transport ng water to the... mayroon siyang dadaan ng mga preheaters. Bakit dadaan ng preheaters? Para dun sa efficiency. Tapos dadalhin dito sa furnace, dun sa boiler. Pag nandiyan na yung tubig na na-demineralized, saka mo sinisindihan. But prior na sindihan mo yung coal, gumagamit kami ng light fuel oil sa fuel oil. Paano nasisindihan? Parang pag nagluto kayo sa kalan, hindi nyo masisindihan kagad yung malalaking kahoy, di ba? Gagamit kayo na, what? Igniter, halimbawa, pusporo. Tapos yung pandigas, nalagay ng papel o yung maliliit na kahoy. So yung pusporo igniter, gagamit kayo ng light fuel oil or diesel. Tapos pag establish mo na yung apoy, no, may ipapasok mo yung heavy fuel oil. So may condition yun, bago pumasok yung main fuel mo na pulverized coal, dapat may steam flow ka na tinitignan para
Kasi iba na yung kiibig ng call pag nasindihan mo na. So, yung pumasok na yung call, automatic, wala na yung mga supporting burners mo. Yung jet o yung light fuel oil and heavy fuel oil. So, ito yun. Andito, then, anong mapuproduce pag nagpakulo ka ng tubig? Kukulo tapos steam. Tama ba yung narinig ko? Steam? Yeah, steam. Yun, steam siya yung magpapaikot na ito yung energy, no? Tapos papaikutin niya yung turbina. Yeah, yung steam then papunta dito sa generator dito na makakabuo na anong output ng generator? Anong output ng generator? Output ng generator. Electricity. Yan yung main product na power plant. Ano? Tapos may transformer. Papunta na yan sa consumer. Ano may mga transmission. And since nagawa na natin yung main product natin, bakit mayroon pang facility pa dito na nandito? Nabanggit kanina doon sa environment, tal management na we consider yung byproducts kasi makaka-apekto na ano makaka-apekto ng byproducts nito? Makakasira na environment. Ano? So, mayroon tayong electrostatic precipitator as a protection doon sa kung natin, dust or ash. And mayroong flow gas desulfurization para matanggal yung sulfur emission. Same with the chimney, yung height niya, protection din ito. Dito sa chimney, mayroong naka-install na continuous emission monitoring system na 24/7 na nakatutok dun sa ating emission natin para ma-comply yung kinakailangan ng ng government natin. Kasi hindi natin kailangan mag-exceed. And ano pa, yung tubig natin, nabanggit din kanina, bago ibalik sa dagat, mayroon tayong wastewater treatment plant para pralinis yung waste na nandun sa tubig. So yun, not only power generation or makagawa tayo ng power or electricity, but also we consider the environment. So, meron tayo mga facility na lang dito. As you watch from the video, ano, malinaw naman doon yung power generation and environmental management. And that, so, dagdagan ko lang gigi doon sa environmental management program. So aside from yung binanggit na ni Kuya Luis na electrostatic precipitator, FGD, yung the chimney, for sa ash din, kung mapapansin niya sa process flow, meron siyang recycling plant. So dalawa yung byproduct na ash natin, may fly ash at saka bottom ash. Yung fly ash, nire-recycle na namin, kinukuha na ano nang kumukuha ngayon? Eagle cement. So, ginagamit nila as raw material ng simento. For the bottom ash, yun, dinadala namin siya sa ash disposal area. Pero, yun nga, ito, in addition dyan sa paglalagay sa ash disposal area, bago namin itambak yung bottom ash, merong liner na tinatawag HDPE or high density polyethylene na liner system technology to make sure na hindi makakontaminate yung groundwater. Hindi lang dito sa ash disposal, even dito as well sa coal yard para maiwasan magkaroon ng groundwater contamination. Ibig sabihin, pag umulan dito sa coal yard, hindi pupunta doon sa groundwater. Mayroong, sabi ni Mamela, HDPE, tapos pupunta sa isang pan
Tapos yung pan na yun, nakukulito yung water. Ipaprocess nito wastewater treatment plant prior to discharging at the sea. Then, chinichick din yan ha, prior to discharge, may nagchichick ng mga pH kung ano man yung content ng tubig bago i-discharge. So, yan. Aside from that, yung regular na sa amin na internal checking, meron din yan. Nagsasubmit kami regularly as yung as requirement ng DNR. Tapos, pati yung chimney, pag makikita mo, pag in case madaan kayo, papunta kayo ng Arita Minos or sa dagupan, makikita nyo may, kung may usok na lumalabas sa chimney. Yung DNR, 24 hours, 7 days a week, meron silang real time na nakikita kung ano yung usok na lumalabas dyan. Kasi sa mga trained eye ng DNR, yung kapal ng usok pa lang, alam na nila kung nag-i-exceed o hindi yung usok. So may parameters na sinusundan din kami. Yan. So meron bang additional na tanong? Wala na po. Wala talaga? Sige. Pwede ba akong ako magtanong? Sure po. Ayan. Pwede dyan sa audio or sa chat box. So, ano sa equipment for the environmental management program? Ano sa equipment, anong equipment, environmental management equipment na nag-aalis ng sulfur oxides ng ash para maiwasang magkaroon na acid rain? Pwede po yung question. Ano po yung from the video at yung in-explain ni Kuya Luis. Anong meron kami? Pwede sa chat box. Ano po ulit yung question? Ang question po, ano pong equipment meron kami sa Sual Power Station ang nag-aalis or nagbabawas ng sulfur oxide emission para maiwasang magkaroon ng acid rain? Isulat mo pa nga na, baka may premyo. Baka may gustong sumagot sa chat box, isulat niyo yung pangalan niyo. Yung flue gas defluorization plant. Final answer? Flue gas? Wait lang mo. Pangalan muna. Pangalan? Bianca Benitez? Benitez. Oh, okay. Anong sagot mo, Bianca? Yung flue gas defluorization plant. Desulfurization. Oh. Okay. Flue gas desulfurization plant or FGD. Mas madaling tawag sa amin, FGD. So, yan yung nag-aalis. Nagbabawas ng sulfur dioxide emission para maiwasang magkaroon ng acid rain. Yung FGD dito sa Sual Power Station, it's the first of its kind dito sa Pilipinas at second sa Asia. Hindi pa man na ipapasa ang Clean Air Act, hindi siya requirement talaga sa pagpapatayo ng power plant. Nung time na pinapatayo ang Sual Power Station, nilagay na siya sa design kasi kasama yun sa commitment na pangalagaan yung ating environment. Okay, so thank you Bianca for the correct answer. So, question ulit. Anong pangalan ng aming kumpanya? Team management. So, wait ako. Sino ang sasagot? Ha? Silence. Sa chat box. Lahat po. Sige, anong pangalan ng aming kumpanya? Team Solar Corporation. Team Energy.
Ulit. Pwede pakisulat sa chat box, ma. Sure, medyo mahina ang audio. Okay po. Okay po. Napukod pa. Huwag mag-away, huwag mag-away. Oh, team energy ba? Team energy. Sino ibang pwedeng sumagot? Pakilala kayo, ha? Toria po, team energy. Siren po sa One Power Station. Ako team energy po. Team energy, sa One Power Station. Ano pa? Team Swell Corporation. Okay, sino ang sumagot ng Team Swell Corporation? Si Toria po. Sino yung sumagot ng Sino yung sumagot ng Team Swell Corporation? Ha? Sino po? Ano po? Apat po sila. Apat? Toria, Aquino, tapos Alaus. Lima. O sige. Pwede bang tanungin ko uli yung lima? Yung lima lang ang sasagot, ha. Okay po. Sige. Paunahan kayo ng tamang sagot, ha. Okay po. Ano yung kontrata namin with National Power Corporation na nagsasabi i-deliver nila yung coal sa amin, gagawin naming kuryente yung coal na dineliver nila na sa amin. Anong kontrata meron kami with the Philippine government? Build operations per contract. Ano yon? Build. Pakilala. Tapos sabihin yung sagot. Aquino po. Aquino po. Si Aquino. Anong sagot ni Aquino? Build. Build, operate, transfer, contract. Any other question? Any other answer? 25 years, ano? NPC! 25 years contract. 25 year deal. Any other question? Any other answer? 25 dalawa na sumagot. O, yung tatlo. Ano yung kontrata na meron kami with the Philippine government na nagsasabi yung i-deliver na coal sa amin ng National Power Corporation ay gagawin namin siyang electrical energy or for kuryente. 1,000 megawatt conversion. 1,000 megawatt? Sino yun? Oh, si Kalimdim. Halika, Kalimdim. Ano ang ating sagot? Kalimdim talaga. Oh, sige. Kalimdim, ano ang ating sagot? 1,000 megawatt? Energy conversion agreement. Okay. Thank you so much. Congratulations. So, tama siya. Yun yung 1,000 megawatt energy conversion agreement. So, isa yun sa mga kontrata namin with the Philippine government. I-deliver ng NPC nung time na yon yung coal sa amin at gagawin namin, co-convert namin siya into an electrical energy or kuryente. So, yon. Sige. Ano pangalan niya? Siren. Kalimdim, ano? Baron Kalimdim. Baron Kalimdim. Future engineer. Sige. Future engineer. Oh, may engineer na tayo hindi. Medyo may nakumbensin na tayong isa. Sige. Okay. Last question. Saan dumadaan yung seawater para dalawa yung sagot, ha? Para bago namin siya gawing gamitin sa paggawa ng kuryente. From the sea, yun, yung seawater, kailangan dumaan siya sa process. Ano yung dalawang equipment na kailangan niyang daanan bago na kami siya pwedeng gamitin sa paggawa ng kuryente? Filter. Sinong pwedeng sumagot? Si Toria daw po. Ha?
Torio. Si Torio. Okay, Torio. Ano yung kailangan niyang daanan? Filtered water pack daw po. Okay, anything else? Transformer. No? Transformer? Anybody else? Ano po? Low pressure turbine. From galing sa dagat ha? Bandscreen. Galing sa dagat. Reverse osmosis. Aside from bandscreen? Cooling water pump. Sea water intake pump. Bago siya gamitin. Inlet basin. Condensed pump. Pero yung dalawang critical na kwan, hindi niya nabanggit. So dadaan siya sa... Tignan niya yung process flow, ano, from the sea. Diba? May dalawang kwan dyan. Parang building, ano. So dadaan muna siya sa reverse osmosis plant. Aalisin yung asin. So, then after that, dadaan siya sa filtered water tank. Pero bago namin siya gamitin talaga sa aming turbine, ay after tanggalin ng asin, anong susunod na tatanggalin? Mineral. So, dadaan muna siya sa demit plant or demineralization plant. So, walang nakakuha ng tatamang sagot. Sige, eh, may tanong pa? Wala na po. Pwedeng tanongin, ano yung mga pagpala? Alam niyo yung mga, okay, tapos na yung mga physics niyo, chemistry, kung ano-ano. Ano yung pwedeng tanggalin dyan sa mga minerals na sa tubig na mayroon? Napag-aralan nyo na yung mga kwan, di ba, elements? Table of elements. Yes po. Ano po? Sulfur oxide. Copper. Sulfur oxide. Ito sa tubig. Copper. Tubig at copper. Magnesium. Mga ganon. Carbon. Nitrogen. Silica. Correct. Yan. Actually, yung mga pinag-aaralan natin, pinag-aaralan nyo, physics, mga fan, pag nandito kayo sa power plant, ma-apply nyo yun dito na. Lalo pag chemical engineering or what, doon sa laboratory, nandun. Yung mga pinag-aaralan nyo talaga doon sa chemistry, nandito rin, dito nyo makita yung ganito pala. Ma-apply nyo dito. Potassium, magnesium, silica, yun. Yung asin, ano ba yung chemical name ng asin? Ano? Diba? Yung actually dito sa amin, yung seawater, alam niyo ba yung Clorox? Yes! Ano ang scientific ng mga Clorox? Clorox siya. Clorox, eh, yun eh. Ano ba yung Clorox? Sodium chloride? Sodrox. Diba? Ang Clorox dito ay sodium hypochlorite. Tama? Apo. Ayun. Yan. Pag ang sodium hypochlorite galing sa seawater yan, pag dumaan sa electrolysis, natatanggal yung hydrogen, naiiwan yung sodium, ano yun, AOCl, di ba? Naalala niya? Yes po. Oh, yan. Sabi kayo ganyan, di ba? Balancing, mga ganon. Oh, yun, sige. Pag-aralan nyo, dito nyo ma-apply. Oh, sige. Yung mga magiging engineer, yan. Alright, so... Meron pang tanong bago tayo para mag-proceed na tayo sa ating plant tour? Para na kayong papasyal sa amin kahit na nandyan kayo sa inyong classroom. So hopefully, ayan, alright. Imagine niyo ang sarili niyo na nasa coaster kayo. So, ganito ng
nasa loob ng planta. Ayan. Lalo na pag summer, napakainit. Ayan. Kung mainit dyan sa Dagupan, usually mas mainit dito. Paano ba? Ano yung nakikita nyo sa right side screen ninyo? Uno. Para parehas tayo. Wala? Trees. Bakit? Mga puno, wala kayong nakikita? Nakikita po. Wala? Ayan. Kala ko wala. There are trees. Okay. Pag nakikita nyo na yung art na yan, na parang zebra, yan na yung pinaka main plant area namin. So, pag pumasok ka dyan sa area na yan, kailangan kompleto ng PPE, naka hard hat, naka goggles, naka safety shoes. Wow. Yan. So, kunwari nakasakay kayo sa coaster. Wow. Yan. Oh. So, ano yung nakikita niyo sa screen ninyo? May malaking building na may blue na pintura sa ibabaw. Tama ba? Tower. Tama? Yeah. Opo. So, yan yung aming main turbine hall. Nasa loob niyan yung aming dalawang generator set at turbine set. So, nandyan din yung pinaka-main control room namin. So, computerized yung system. So, kahit na ilan lang yung nasa operations group ay nakokontrol nila in case ma yung operation o paggawa ng kuryente. And si transformer yung sinabi mo pala? Hindi pa. Sorry. Balikan ko lang yung transformer. Ayan si Bumblebee. Yan. Wow! Ayan. Ayan. Bumblebee? Transformer. Ito. Yung nasa halap ng main turbine hot is the transformer. Ano yung ginagawa, Kuya Luigi, ng transformer? Ang output ng ating generator is 22,000 kV. Kilovolts, si transformer, papataasin niya ng 230 kilovolts. Yeah. Papunta sa ang transmission. Yan si so from there, yeah, Bumblebee tawag nila. No? So from there, from the transformer and through the switcher and transmission tower, ibabato na namin yung kuryente sa, tama ba Kuya Luigi, sa NGCP? Yes. Yeah. Swap power station, may dalawa siyang unit. Unit 1 and unit 2. Yung nabanggit kanina ni Mamela. 647 yung 647 megawatt yung capacity ng isa. Kaya naging 1,200 times 2 kasi yung excess ng 47 megawatt is house load, yun, ang ginagamit dito sa planta. So ito na yung pag nasa loob ka ng main turbine hall. Ano na ito, Kuya Luigi? Turbine set? Ito yung turbine. Ito yung turbine. So, ito yung turbine. Yung nasa taas nito. Kaya tawag yung turbine hall. Yan naman yung generator. Naka-couple, directly couple na generator yung isa. So, nakasa loob niya ng building na yan. Kaya na tayo ulit. Parang bumaba tayo, ano? Pag usual na plant tour na pupunta dito, we usually sinasakay lang lahat ng mga participants sa coaster kasi itong buong facility na nasa loob ay 142 hectares. So mahirap lakarin, mainit. Ayan. Yan si boiler area, ito yung ito. Yan, boiler na building yan. Ito yung parang imbudo or panel, ano? Ayan yung diyan iniipon yung coal, crushed coal, bago
mill, doon sa coal mill, nilalagay muna dito sa coal silo. Nasa baba nitong coal mill, coal silo na to, Kuya Luis, yung coal mills natin, ano? Yes, oo. So mataas yan, malaking takurek ng tubig yung itong boiler na ito. So imagine niyo yung gano'ng kadaming tubig yung aming pinapakuluan para makagawa tayo yan ng kuryente. Ito pa rin, part pa rin siya ng boiler. Ayan, on the right side naman, pupuntahan natin would be yung outfall. So, yes po. May tanong po pa rin. Yes. Yeah. Pwede daw po pang kape yan. Pang kape? Pang kape? Hindi pwede. Ay, hindi pwede. Masyadong madami. At masyadong mahal ang ginagastos para lang makapagpakulo kami ng tubig. The process itself na yung mula sa dagat tapos dadaan siya sa Demin plant, sa RO plant, masyado mahal yung tubig na ginagamit sa paggawa ng kuryente as compared doon sa ginagamit natin sa ating mainit na kape. Tama, hindi siya potable lang, hindi siya pwedeng inumin kasi may nilalagay na chemical dyan to avoid yung corrosion ng tubig or yung mga bubbles pwede niyang tanggalin, yung mga silica para maiwasan yung contamination ng tubig. Makikita niyo naman yung tubig dito. Ito yung galing dun sa kabila na water intake. Yung tubig natin kasi na pinakuluan, nabanggit natin kanina, mayroon tayong tubig na pinakuluan from seawater, gagawin nating steam, yun ay nire-recycle yung steam. Pag naging steam, ano yung steam? Ano yung state of, matter, di ba? Meron yung, liquid, solid, liquid, and? Gas! Ano isa? Gas! So yung steam is in the form of gas, i-recycle natin yon from gas again to liquid. Anong kailangan natin? To recycle the state of matter from gas to liquid. Anong kailangan natin na process? Condensation po. Alala niyo ba yun? Elemental yan, ha? Condensation pala. Condensation po. What process? Condensation daw, igigi. Oh, very good. Condensation. From condensation, doon sa process ng steam, palalabigin natin by means of a heat exchanger nasa parang tube. Nasa loob yung malamig na tubig, nasa labas yung steam. Pag pinadaanan mo yun, magiging tubig uli yung steam. So itong tubig na to ay dumalaan sa tubo at nasa gilid naman yung steam, nakukondense yung steam. So paglabas nitong tubig na to is mainit na siya. Pero siya hindi contaminated kasi heat exchanger lang yung dinaanan niya. Nalaglayan lang siya ng chlorine, as I mentioned before, ano? Dinodose yun ng chlorine para hindi magkaroon ng algae or barnacles na tutubo doon sa loob ng tubo kasi magkakaroon ng blockage. So may requirement ito, naman nabanggit kanina sa video, na the temperature of this water must not be more than 3 degrees centigrade dun sa tubig dagat, yung temperature dito. So pagdating dito, supposed to be is naad lang siya na naad more than 3 degrees centigrade. So, requirements na DENER na. So, malayo siya. Malayo. And usually, dumadaan ito doon sa tinatawag na condenser. Kaya sabi nyo kanina, condensation. So, yun. So, yun. Yung napag-aaralan nyo sa inyong mga science,
science class ay dito ina-apply. So from the outfall, didiretso babalik na tayo uli. Yes po. Sa dagat daw po kumukuha ng water Indian Ocean. Part pa rin po ng Bakiwen Bay. Dito pa rin. Tapos nakakonekta siya sa Lingayen Gulf. Oh! Oh! Kasi kasama yun sa study din na hindi pwedeng yung tubig na gagamitin namin ay galing sa groundwater. Kung hindi, pag ginamit kasi namin ng groundwater, ay mawawala na ng iinuming tubig ang hindi lang Swal, kundi yung mga kalatig munisipyo pa rin. So, seawater ang kailangan gamitin galing sa dagat. Ma'am? Yes? May time na po ba na na-contaminate water? Kuya Luis, may time na ba na na-contaminate ang water? Anong water? Yung water ng sea or water ng boiler? Yung pinakuluan po. Yung pinakuluan. Mayroon time na na-contaminate yung water. Siyempre, mayroong paraan para maibalik yung kanya sa normal na halimbawa, mataas yung silica. Mataas yung pH, yun. Ibig sabihin, contaminated na siya. Kasi halimbawa, butas yung condenser, nahahaluan siya ng tubig daga, yung treated water. So, nagiging contaminated. So, anong gagawin para hindi masira yung buong planta o portion ng planta kasi pwedeng magkaroon tayo ng power interruption. I-shut down din i-fix yung dapat i-fix para hindi na lumala. Yan yun. Sir, ano po yung result nun? Anong naging... Anong naging... Effect. Cost. Effect. Kasi nga, pag-effect nun, kasi pag na-contaminate yung kwan mo, tubig mo, maapektuhan nyo hindi kailangan, di ba sabi ko kanina tinatanggal ng mga potassium, calcium, magnesium kasi pag pinakuluhan mo isa, di ba doon sa meron pa kayong takore doon sa takore, pag pinapakuluhan mo nakakaroon ng na residue doon sa loob, di ba kumakapal doon sa loob ng takore, napapansin nyo ba? Ang may chemical reaction kasi yun, mga magnesium, potassium pag dinaan mo sa heat. Lalo na ito, extreme heat, di ba? Nabanggit na yung umaabot ng 500 degrees centigrade yung init ng tubig. So nagkakaroon ng residue doon sa loob ng boiler tubes na pwedeng maapektuhan yung panatid. Heat transfer. Or yung mismo tubo pwedeng magkaroon ng rupture during pag tumatagal na siya. Yun yung effect ng contamination. And besides doon sa other pa, meron pa. Yun yun. So ganun ka-critical din yung role na ginagampanan ng aming water fuel quality management section sa to make sure na yung parameters especially sa water before gamitin sa aming turbina ay within the parameters na kailangan ng planta. Kung hindi makakontaminate siya, maaring yun, maaring matigay yung paggawa namin ng kurente o bawas yung paggawa namin ng kurente. Yung ganun ba na mga sitwasyon. Ayan. So, balik tayo sa left side. So, yun nga, yung boiler. So, dyan nagpapakulo ng napakaraming tubig. So, itong side na to would be yung unit 2. So, dalawang generating units tayo. Ito yung sa side ng unit 2. Halos same lang yung makikita natin sa side ng unit 1. So, ano na yung byproduct pag nag-burn ng coal?
Hindi. Byproduct. Ano yung resulta niya pag nagsunog ka ng coal? O di kaya, kunyari nag-barbecue kayo ng paborito niyong barbecue. Di ba pag yung sa uli, anong napapansin yung byproduct niya? Ash. So, yung ash, meron siyang bottom ash, gaya sa planta, meron siyang bottom ash at saka fly ash. Itong parang malaking dilis ng terrain na ito na mahaba sa left side ninyo, ang kinokolekta niya ay bottom ash. Hanggang mapunta siya dito sa dulo, yung ash talo. So, ito yung bottom ash na to, idadap namin siya sa ash disposal area. For the fly ash naman, inirecycle namin siya para gawing raw material ng semento. Fly ash yung sumasama sa flue gas dun sa usok? Yeah. Bottom ash yung mga unburned carbons like pag minimitri may sumasamang bato, lupa, yan ay mga unburned carbons, hindi siya nasusunog. So mabigat siya, kaya bumabagsak dun sa bottom ng boiler, kaya siya ay bottom ash. Bilyon. Itong building naman dito sa kabila na parang may mga silo din, dyan nakukulita naman yung fly ash na sabi ni Ma'am Ella. Fly ash kasi magaan siya. Dito naman sa taas nito, ang fly ash mayroong negative-positive din yan. So mayroong in-apply na kuryente dito no, ilang volta yun. DC current, ano? DC voltage, malalaman nyo naman pag DC, tama ba, mayroong negative-positive? Yung mga dry cell nyo, ganun din pala yung ating mga as, may negative-positive, imamagnet nito electrostatic precipitator ang tawag niya. You can research for anong gamit niyan, mayroon sa, kay Mr. Google, ano? Wikipedia. Huwag naman yung Wikipedia. Ay, huwag yung Wikipedia. Ay, Mr. Google na lang. Yan, ito. Pagkikita niya si electrostatic precipitator doon ang gamit niya, ikukulit niya yung mga fly ash. Fine flash. Tapos, mayroong rotor dyan. Ilalaglag niya dito sa baba. Then, may means of vacuum. Kukunin na naman bago papunta sa silo. Ito yung fly ash. Nasa kabanggi ni Ma'am Ella na nire-recycle halos sa paggawa ng semento. So para siyang, minsan tawag namin sa kanya, para siyang vacuum cleaner ng planta. So kinukolekta niya yung, sabi nga ni Kuya Luis, yung fine fly ash. So ito yung ash silo na tinatawag. So dyan may magpa-park na Volvo truck in case puno at madami ng bottom ash na kailangan kolektahin. So from the unit 2, papunta na tayo sa unit 1 site. So all in all, itong power plant complex is 142 hectares. Tapos sa ash disposal area naman would be 140 hectares. So all in all, we are managing around 282 hectares. So yung gustong makapagpatayo ng power plant in the future, mga ganong kalaking lupa ang kailangan nyo para makapagpatayo ng ganitong kalaking power plant. Itong nakita nyo dito, kalian, yun po nito is yung panggit kanina na flue gas,
desulfurization. Ano yung main purpose niya is to remove the sulfur dioxide. Paano niya tinatanggal? Ginigiling yung, may nilalagay dito, yung limestone, nilagyan ng seawater. Giniling yun, then counter flow, pataas yung ating chimney na flow ng flue gas. Technically, yung smoke, ang tawag dito sa amin ay flue gas. Kaya flue gas desulfurization. No? Yung flue gas, counter ng limestone ng mixture ng seawater, parang sa minimum nila ito ay malaking washing machine. Kina-counterflow niya yung lumalabas dito, nakakalo ng reaction, chemical reaction dun sa ating flue gas desulfurization. Ito yung absorber ang tinatawag nila. Nababawasan yung sulfur dioxide para ma-prevent na ano yung ipiprevent niya pagkakaroon ng acid rain. Acid rain. Yeah. So itong green pipe, itong mga may green pipes, yan yung flue gas desulfurizer. In between that and him, which is 226 meters high, yung binanggit na ni Kuya Luis kanina, itong chimney meron nakalagay dyan sa taas na continuous emission monitoring system to make sure na yung usok na lumalabas sa chimney ay sumusunod sa standard ng DNR at ng World Bank. Kasi pag hindi namin nasunod yung World Bank standards and DNR standard, maaari po kaming ipasaran ng gobyerno. So, we make sure na we're following yung standard. So, bago lumabas yung usok, kailangan hindi siya lumalampas sa standard ng DNR. So malapit na tayong lumiko sa unit 1. So ito na yung unit 1, generating unit. Ang kaibhan lang mula doon sa unit 2 ay tatlo yung ash silo niya. Yung dito kasi sa unit 1, yung first two na ash silo, ang kinokolekta niya ay fly ash, then the other would be yung bottom ash, gaya nung sa unit 1. So yung sinabi ko nga, yung fly ash dito, nire-recycle na siya, ginagawa siyang raw material ng simento. So, yung silo. Tatlong ash silo sa side na ito, and the rest, same pa rin. Yung conveyor belt, nagpo-collecta ng bottom ash, then yung ating boiler, yung ating coal mill sa baba, yan. Pero on the left side, makikita nyo, tigil lang siya. Yung lahat ng marurumi naming tubig na ginamit sa planta, nandito, ayan. Itong pan na nakikita nyo sa right side. Tama ba? May nakikita kayong pan sa right side? Apo. Ayan. Air heater wash pan. So, lahat ng marurubing tubig ay dyan muna iniimbak. Then, pwede na ba namin ibalik yan sa dagat? Hindi. Saan siya lilinis? Ha? Saan siya lilinisin? Meron bang gustong sumagot? Ayan. So ito yung air heater wash pan. So before siya ibalik sa dagat, kailangan itong tubig na to, idadaan muna namin siya sa wastewater treatment plant para linisin. Then after sa wastewater treatment plant, sa sedimentation basin. Then pag na-test na,
sedimentation basin na within the standard ng DNR, saka lang siya pwedeng ibalik sa dagat. So, hindi kami pwede basta-basta magtapon ng basura. Whether tubig man yan or... Ayan. So, Poy Luis, ano po ito? Ayun yung nag-unload ng coal, di ba? Mayroong dinideliver na coal na banggit ko kanina na sa ngayon ay galing ng Indonesia in order ng ating partner, ano? San Miguel? San Miguel ba yun? San Miguel Energy Corp dati, ngayon ay Swal Power Inc. na. So, ito yung part ng jetty yan. Yeah, may tatlong unloader. So, yan yung nag-unload ng coal from the ship na mayroong laman na nabanggit sa video is from 65,000 metric tons to 71,000 metric tons. Mga 5 to 6 days sa pag-unload niya. So, tawag ito ay continuous ship unloader. Yung dalawa, yung nasa gina naman yung clamshell niya. So, tatlo. So, 2 at a time ang pwedeng gumalaw dyan. Naka-receive yung isa. So mula doon sa jetty, yung nakita niyo na yung mga coal and herbs. So tayo. Ayan, lalo na dito sa mga area na to, ayan, hindi ka, pansin nyo, halos walang tao naglalakad. Pero, meron yan, may mga tao na nasa loob ng mga yan, kompleto dapat ng personal protective equipment, may hard hat, safety shoes, goggles, yan. And mask. Ayan, yung ordinary mask na ginagamit natin, because of the COVID, ibang mask yung ginagamit dito. N95, tama, Iggy? Yes, tama. Wala kang makikita ng tao kasi ang ating equipment ay remotely controlled. May tao lang na nagmumonitor dyan pa umiikot, nagmumonitor. Pero mostly na nagmumonitor dito sa mga equipment ay nasa control room. Malapit na tayo sa area kung saan lahat ng tubig na ginagamit namin ay galing sa dagat. So, ito na yung area na to. Then, yung mga blue boxes na yan, Kuya Luis, ano nang tawag? Yan yung cooling water pump na nakita nyo kanina dun sa outfall. Yung sabi ko kanina na hindi tumataas ng 3 degrees centigrade yung tubig. Ito yung nagpapump. Papunta dun sa condenser. Sa kaliwa natin, yan yung reverse osmosis plant na nagpa-process ng tubig dagat na matanggal yung sodium boron asin. Yan. Tapos yung asin, ang tawag dun sa reject niya yung brine. Yung brine reject, yan yung binabalik dun sa dagat. Pinipilter lang kasi through high pressure pump. So nalilinisan siya. So, a series of filtration of the process of the salt. Ito yung intake na sinasabi ni Ma'am Ella. Dito, dito nagagaling yung cooling water na dumadaan sa condenser natin at yung dito rin kumukuha yung tubig na dumadaan ng RO plant, demen plant para pinapakuluan ng boiler. So, pagdating sa boiler, wala na siyang asin, wala na siyang minerals. Pero hindi siya potable na pwedeng inumin ha kasi dumaan siya ng mga
may mga chemicals na nilagay dyan para matanggal yung impurities. Ano? So from the jetty, yung nakita nyong jetty area, nandun yung coal unloaders natin. Yung coal na galing sa bagko, dadaan siya sa mga conveyor belts. In between them would be yung mga transfer tower. Hanggang mapunta siya sa ating pupuntahan na coal stockyard. Na binanggit tower, ano yung transfer tower niya? Para kipudukungan ng coal. Kasi dalawang set kasi yan, may line A, line B, in case of may problema yung line A, pwede yung i-divert sa line B. Yan. Tapos may mga equipment nilang dyan, yung dust extraction, tapos yung magnetic separator, metal detector para matanggal yung mga unwanted materials para dun sa process natin. And dust extraction, kasi pagbagsak ng coal, is maalikabok para hindi tayo magdudulot ng ano, air pollution, ano, magagali sa atin ng government pag gumawa tayo ng mga, ayan, nagkaroon tayo sa panit natin. Water pollution, air pollution, land pollution is mga panit. Kinokontrol para hindi tayo na violation sa government. So yan, yung sa right side natin, mga tanim, tinanim na yan ng mga empleyado dito. Mga kalamihan ay agro-hotry. So pag nagpunta kayo dito, para kayong tabag no, sa dami ng agro-hotry na tinanim namin dito. Sa, hindi lang dito sa loob ng planta, even yung area, yung sa ash disposal area pampasok ng planta. So we are heading towards dung ash coal stockyard na. Yung binanggit ko kanina na yung coal stockyard namin, aside from yung coal stockyard, yung ash disposal area, may liner system technology na naka-install to make sure na hindi mag-contaminate yung groundwater at malinis pa yung mainom ng mga tagaswal. So, regular din yung check din ng water quality. So, may mga testing station to make sure na walang butas yung liner na naka-install dyan sa coal stockyard at sa ash disposal area. So malawak tong area na to, yung nasa left side yan yung ating dyan muna tinatambak yung coal pag hindi pa siya kailangan or galing siya sa barko. So ayan, kung imagine ninyo yung pinakita ni Kuya Luis kanina na fossilized fuel siya, but bato siya kasi mahirap siya kang sunugin basta-basta. Hindi kaya na sunugin gaya sa ating electric stove or gas stove. Ayan. Kahit na 24 hours nyo nang sinalang ay sira na yung kaldero nyo, hindi nyo pa yan natutunaw. So, sa fossilized fuel, so ayan. Pag napuno itong buong coal yard, kaya niyang isupply yung 45 days supply ng operation ng planta. Especially dito sa area na to, hindi pwedeng ang gagamitin mo basta-basta ay yung mask na ginagamit natin sa against COVID, kailangan N95. Kung hindi, maaaring masira ang iyong baga. So sa sciences din, sinong gusto sa inyo ng NBI science? Ayan, yung aming NBI officer ay graduate ng Ateneo ng NBI, ano nga ba, Kuya Lumpis, NBI Science Management. Ayan. So, isang option din yan. So, imagine niyo yung dami ng parameters or dami ng minomonitor ng aming NBI officer. Lahat ng klase, tubig, hangin, lupa, basura, pati yung solid waste management, siya ang nag-handle. Oo, kasi environmental pa siya. Enthusiast. Yeah. So, yun din yung isang possible option nyo kung gustong magkuha ng NBI Science.
advance? Kukunti yata kumukuha lang. Kukunti. Ayan, ganyan ang itsura ng aming coal yard. By bundok siya, parang bundok na makikita kasi for every delivery ng coal igi, meron siyang pinaglalagyan at di pwede nilalagyan. Yes.